China, talo na nga, pasok pa sa Olympic qualifying tournament. Siguro mga coach, isa ka rin dito sa nagulat sa balitang ito patungkol dito sa pagkakapasok ng China sa Olympic qualifying tournaments. Ito mga coach ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-likes, i-share, and subscribe. So dito nga mga coach ay natatandaan natin na itong katatapos lang na FIBA World Cup ay pinulbos nga ng Gilas Pilipinas itong China sa pag-asa nilang makapasok sa Olympic qualifying tournaments, kung saan nga ay tinambakan ito ng Gilas Pilipinas sa pangunguna ng Jordan Clarkson ng 21 points. So ngayon mga coach, nasayang nga ba ang effort ng Gilas Pilipinas dito sa panalo sa FIBA World Cup, kung saan ay may balita nga ngayon na itong China ay pasok sa Olympic qualifying tournament. So nasayang nga ba ang effort ni Coach Shot Reyes at ang Gilas Pilipinas sa panalo nila dito sa China? So nakakabigla nga ang balitang ito mga coach, dahil nga alam natin na itong China nga ay laglag na nga sa Olympic qualifying tournaments dahil sa kanilang pagkabigo dito sa Gilas Pilipinas. So ngayon mga coach, medyo nabaliktad siguro ang sitwasyon, at ito na nga mga coach, kinakongratulate na itong China sa pagkanilang pagkakapasok dito sa Olympic qualifying tournaments. At ito nga mga coach, alam naman natin na itong kanilang CBE president na si Yao Ming ay may kapangyarihan talaga ito sa loob at labas ng FIBA. Kaya dito mga coach ay malamang hindi talaga papatalo itong si Yao Ming, at dito ginawa ng paraan ang lahat ng ito na makapasok ang China dito sa Olympic qualifying tournaments na gaganapin nga ang Olympic dito sa Paris, France mga coach. Ito mga coach ang balitang ito nagpasyak sa atin na congratulations to Chinese men's basketball team qualified for the Olympic qualifying round. At dito nga mga coach, magbabalik nga si Shawki at saka itong si Lee Kair at ang kanilang pagbabalik dito para sa Olympic qualifying tournament. So itong si Kyle Anderson o si Lee Kair, ito nga ang kanilang naturalized player mga coach. So ngayon nga mga coach, pinag-uusapan na nila ito at pinaghahandaan ang pagpapabalik ni Lee Kair dito nga sa kanilang team. Ngayon mga coach, so naniniwala tayo na pasok na itong Chinese basketball sa Olympic qualifying tournaments dahil ito sa kanilang mga paghahanda. So ito nga mga coach ang balita na yan mga coach, ang pinanggalingan na dyan ng pag-congratulate nga dito sa China 5-on-5 basketball sa pagkakapasok sa Olympic qualifying tournaments. Dahil dito nga mga coach, ayon dyan sa balita na yan mga coach, na itong Chinese Taipei nga mga coach at South Korea ay hindi nga sila naglaro para sa free Olympic qualifying tournaments, dahil ang laban nga ay gaganapin sa Syria, kung saan ang Syria nga mga coach ay mayroong labanang nagaganap sa panahon na yon. Kaya ngayon mga coach, itong China, dahil nga sa hindi makakapasok ang Chinese Taipei at saka South Korea, ang China nga ang pumalit dito mga coach. Ang tanong natin dito mga coach, wala na bang ibang bansa sa Asia bukod sa China ang pupwede pumalit dito sa dalawang bansa na hindi na nga nag-qualify dahil hindi sila nag-participate sa pre-Olympic qualifying tournament for security reason naman sa kanilang mga player, dahil nga may kaguluhang nagaganap sa Syria. So ngayon mga coach, napakaswerte naman talaga nitong China, dahil nga sa ganong pangyayari sila ay nakapasok dito sa tinatawag na Olympic qualifying tournaments. So saludo tayo dito mga coach kay CBE President Yao Ming sa kanyang ginagawa talaga naman mga coach. Mapapabilib ka talaga. So talagang may power talaga ito sa loob at labas dito sa FIBA, dahil nagagawa ng paraan ang mga imposible. So ito nga mga coach, sinilip natin dito sa post ng FIBA kung gaano ito katotoo. So ito nga mga coach, FIBA statements on Korea and Chinese Taipei participation to the FIBA Olympic pre-qualifying tournament, so 2023 Syria. So ito nga mga coach, dahil dyan sa hindi nga pag-participate ng South Korea at saka Chinese Taipei, so ngayon mga coach, lumalabas na itong Chinese 5-on-5 basketball ay pasok na nga talaga mga coach dito sa Olympic qualifying tournaments, kasama nga dito ang bansang Pilipinas. So ngayon nga mga coach, maglalaban-laban itong mga bansa na to para sa
spot nga dito sa Olympics sa gaganapin sa Paris, France. So napakaswerte naman talaga mga coaches ng China dahil sa hindi pagpa-participate ng South Korea at saka Chinese Taipei, sila nga mga coaches ang nakinabang dito. So ganun kaswerte itong China mga coaches, talo na nga, nalaglag na nga, pasok pa sa Olympic qualifying tournaments. Makakalaban pa siguro dito mga coaches ang Gilas Pilipinas. So tingin ko mga coaches hindi na nila makakalaban ang Gilas Pilipinas at hindi na nga sila makakabawi dito sa Gilas Pilipinas kung itong Olympic qualifying tournaments ang ating pag-uusapan mga coaches. Dahil alam natin dito nga mga coaches, itong Olympic qualifying tournaments mga coaches ay mayroon itong tinatawag na draw. So ngayon mga coaches, ang mga bansa sa Asia, sa Europe at saka sa Amerika o sa ang bansa man kontinente man mga coaches ay naghihiwalay dyan dahil dyan sa tinatawag nilang mayroon silang pot draw mga coaches. So naghihiwalay, kaya walang chance mga coaches na magkaharap ulit ang Gilas Pilipinas at China dito sa Olympic qualifying tournaments, kaya hindi sila mga coaches makakabawi dito sa Gilas Pilipinas. So maraming salamat mga coaches, kung mayroon kayong mga komento at suggestion, iwan nyo lang dyan sa baba. At God bless you all. Maraming salamat